Yon, good evening mga kapatid. Brad Kem, kilala niyo naman na siguro 'yan, isa sa mga acro vloggers ng Humanitarian TV. Regarding doon mga kapatid sa nangyari doon sa Pasay sa Mall of Asia Arena. Sana po, sana kapatid, nakikiusap ako. Huwag po nating isisi kay Best Brad Imo yung nangyari kasi actually napakadaming pangyayaring naganap noon mga kapatid. Ganito po kasi ang tunay nangyari noon. Yung ticket nyo na kay Brad Prime yun. Sino ba si Brad Prime? Siya ang isa sa mga BOT o Board of Trustee ng National Council. Sa kanya po manggagaling yung ticket nyo mga kapatid na libre. And then dinaan lang po sa akin ni Brad Prime yung free ticket nyo mga kapatid. Naabot niya sa akin yun anong oras na kasi nung time na yon, pagdating ko ng Mall of Asia, nakarating kami dyan, napakaaga pa. Sa pagkakaalala ko, mga 1:30 PM nandyan na kami. That time, si Brad Prime umuwi sa kanyang hotel para maligo, mag-asikaso. Yun, may mga ginawa siya sa hotel niya. Bumalik siya dyan, mga 2 PM na siguro. And then, ang mangyari nun mga kapatid, hinanap ko kagad si Best Imo tsaka si Brad Bonnie. Si Brad Bonnie, nagkita kami kagad niyan. Nagkita kami niya kagad kasi siya yung nag-assist sa amin. Naka-kotse kami noon. Nag-assist si Brad Bonnie sa amin doon sa parking lot area mga kapatid. Nakita ko kagad si Brad Bonnie. Then hinanap ko si Best Brad Imo kay Brad Bonnie kung nasan ba si Best Imo. Makikita niyo yun. Nandun naman yun sa vlog na yun eh. Makikita niyo doon sa video ko. Kung talagang mga supporters at followers ko kayo mga kapatid. At that time, nagkita kami ni Brad Prime around 2:30 PM na yata yun, o 3 PM, hindi ko na maalala kasi grabe sobrang busy ako nun mga kapatid. Na busy ako, kahit gano'ng kabusy, chat ako ng chat kay Best Imo na sa entrance na lang kami magkita kako sa entrance kasi napakalawak ng Mall of Asia, napakahirap maghanap. Paikot-ikot ako dyan, talagang hinahanap ko ang buong United Pasay of Skeptron. Hinahanap ko bawat kanto, pinagtatanong-tanong ko. And then, napakahirap din po ng kalagayan ko mga kapatid. Kasi nga, kada lalakad ako, may mga Brad at sis na nagpapapicture sa atin. Yan, makikita nyo naman po sa vlog natin, sa video natin, kung gano'ng kabusy si Brad Kem. At that time, may nakausap ako, isang grupo, may natanong ako dyan, isang grupo, mga taga-Pasay din. Tinanong ko po kung kilala nila si Brad Bonnie, tsaka kung nasaan si Best Imo. Tinanong ko sila kung nasaan si Brad Bonnie, si Best Imo, na kasi taga-Pasay sila eh, kung kilala nila o may contact sila. That time, chat ako ng chat kay Best Imo kung nasaan na sila. Dumiretso na ako sa entrance para maibigay ko na yung ticket nyo. At yun, nagkita kami ni Best Imo. Around, hindi ko na maalala kung anong oras. Nung nagkita kami ni Best Jojo, ni Best Imo, yun, dinala niya ako doon sa isang grupo. Pagdala niya sa akin sa isang grupo, ayun din pala yung mga napagtanungan ko. Ayun din pala yung mga Brad sa Pasay na wala pa rin ticket. Yun. Kung nabanggit lang sila nila sa akin na maaga kung nasan si Best Imo noon, edi sana naibigay ko ng maaga yung ticket niyo mga kapatid. Grabe, napakahirap po nung sitwasyon na yun. Sana maunawaan niyo mga kapatid. Alam ko nagtatampo kayo. Hindi ko alam kung pati sa akin nagtatampo kayo o nagagalit kayo. Pero alam ko masama yung loob niyo, especially kay Best Imo, kay Best Jojo. Sana huwag sumamaya yung loob niyo sa kanya mga kapatid kasi napakahirap po nung sitwasyon na yun. Grabe. Sana maintindihan nyo mga kapatid. Kasi gumawa na kami ng paraan para mailibre kayo sa ticket at makapasok kayo sa Mall of Asia. Alalahanin nyo po mga kapatid. Napakadaming kapatid natin na galing pa ng Bohol, Cebu, Bicol at sa malalayong lugar pa. Meron pa pong mga taga Laguna, Quezon Province na hindi po nakapasok sa Mall of Asia dahil walang ticket. Kaya maswerte po kayo sa maswerte po tayo mga kapatid sa Pasay. At least nabigyan po tayo ng libreng ticket. Ayun po, sana
nagawa po nating maghintay, kapatid, hindi po tayo nag-uwian at isisi sa kay Best Imo yung mga nangyari, kasi ginawa lang din naman ni Best Imo yung maitutulong niya para sa inyo, kapatid, kasi ang gusto namin makapasok kayong lahat. Ayun, sana maunawaan nyo po at huwag nyo po isisi kay Best Imo yung mga nangyari. Yan, mahabang buhay po sa inyo mga kapatid. Sana maging maayos kayo dyan sa United Skeptron ng Pasay, kasi alam ko medyo mga nagkatampuhan kayo dyan at hindi nagkaintindihan. Yan, ingat kayo palagi mga kapatid. Long live, keep safe. Yan, humble in your mind, we shall be. Long live po mga kapatid. Sana makatulong tong video na to para maayos nyo yung gusot dyan sa Pasay. Long live mga kapatid.